Uh-oh. Parang akong kontrabida dito, no? Hindi. Grabe, grabe yung experience ko dyan. Wala kayong idea, like... Hello mga kapamilya! This is Jane De Leon and samahan niyo akong balikan ang ilan sa mga TV show and teleserye scenes na nagpatawa at nagpaiyak sa inyo. This is Kapamilya React. Let's go! Anastasio! Ang aga mo naman ata! Ganda ng poma! May dibing? Ganon. Awkward. Bakit ganon ang awkward? Di ko alam kung bakit. Ngayon ko lang napansin. Overwhelmed talaga ako and super excited. Ganyan. Siyempre nung time na yun, Katniel. And first ever TV appearance ko noon. And then, di ba nung panahon na yun, sobrang maingay yung Be Careful With My Heart. Kaya, ganun ko, wow. Thank you so much for the opportunity. Ganon. Pero alam niyo ba may kwento ko dito sa ano? Sa video na to. Ang nakakatawa kasi yung hair ko nung time na yun is a blonde. Tapos, pina-black sa akin. Tapos pagtingin ko sa TV, black and white. Aloka. Parang ako, you know. Bahin niyo naman na ako. Bako niyo na. Ayun na! Grabe. 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 Grabe yung experience ko dyan. Wala kayong idea. Like, hindi lang emotion yung kailangan kong ibigay dito eh. Kalaban ko rin dito mentally pati. Lalo na yung physically, yung katawan ko. Kasi bugbog talaga. Kung yung ibang scene na panood nyo, grabe yung hatak talaga nila sa akin. Yung buhat, yung hila. And then, nung kinabukasan, puro pasa talaga ako. Like, grabe. Pero, ako naman bilang artist, mas pabor sa akin yung ganun nararamdaman ko para maramdaman ko rin yung hirap ng character. Grabe, since 9 AM until 12 midnight, wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Sobrang bugbog talaga ako kasi binubuhat nila ako, nilalagay nila ako sa kama, kinukulong nila ako. So grabe, parang wala eh, parang nung panahon na yun, parang totoo talaga. Parang feeling ko hindi ako nagtitaping. Pero, yun. Happy ako. Happy ako nakasurvive ako. And happy ako na maganda yung kinalabasan ng ipaglaban mo. So, yun. Okay. Sabihin mo nga sa akin, Ate Jade. Anong ginawa niyo ni Ace na nagkita kayo ulit? Sinasobra ka na ta! Hoy! Itong halik, parang akong kontrabida dito, no? Hindi, pinaglalaban ko lang naman kasi yung right ng kapatid ko, which is si Kuya Echo, and sobrang mahal na mahal ko yung pamilya ko talaga. And, wala, grabe. Nagulat ako nga pala silang palo ko dito ni Jake. Ganun yung story nito. Kasi after this scene na pagkasampan niya sa akin, si Daisy Carino, pinagtanggol pa niya ako kay Jade. And then, merong eksena doon na parang inaawat ko silang dalawa. Bigla akong tinulak ni Yam. Grabe, yung ulo ko talaga tumama sa ano, sa sahig. Pero akala nila, ano, nag-a-acting lang ako. Pero totoong umiiyak na talaga ako. Kasi grabe, ang sakit. Like, nagkabukol talaga ako, ganun. Nami-miss ko. Siyempre, una yung character ko talaga, si Maggie. And then sa set, lahat. Kami nila, si Kuya Echo, siyempre yung kapatid ko, si Kuya X.
ano eh, masaya eh. Kasi before kami mag-eksena, kahit drama yan or heavy scene, ganyan, magtatawanan muna kami. Di ba kapag ano, mabigat na eksena, dapat mag-internalize ka, seryoso ka. Pero kami hindi kasi eh. Kapag heavy scene, tatawanan muna kami, ganyan. Tapos pag sinabi action, action! Ganon. So, kailangan seryoso kami agad kapag sinabing action. Masaya, it's a good, alam mo, sana maulit-ulit to, promise. Ayoko naman po na pinagtatawanan na lang kayo na Chong, yung pamilya natin. Ayoko naman po masayang lahat na pinaghihirapan ko dito. Kung alam kong inaasahan pa ba itong pag-umoksin nito eh. Nakaiyak naman yun. Ala. Super itong eksena na to, grabe. Like, ala, until now, parang naapektuhan pa. Grabe itong eksena na to, as in. Ang hirap kasi nung si Nesh, siya yung ginampanan ko. Grabe yung pinagdaanan talaga nila. Grabe yung hirap sa character ko naman, syempre, lalaki ako eh. Lalaki ako dapat. So, kailangan ipakita ko sa kanila. Yung eksena na yun, guys. Ay, sorry. Eksena na yun, dapat hindi nakikita or nararamdaman ng magulang ko na umiiyak ako. Dapat pigil yung iyak ko kung makikita nyo. Syempre, meron pong development. And unti-unti naman po yan eh. And ako naman, hindi naman ako, until now, hindi naman ako humihinto sa craft ko kasi I really, really, really love my craft. Kahit yung role ko maliit man yan or malaki, importante yan sa akin at importante sa kwento yun. Kaya ngayon, naghahanap pa rin ako ng paraan for me to learn even though lockdown nga kasi madaming artist ang hindi nakakapag-acting. So, isa na rin doon yung MMK ko ngayon. Yung pinag-uusapan nga namin nila Arjun, nila Tito Sylvia na sobrang tagal namin hindi umate. Pero ayun, happy ako sa improvement ko ngayon. Maraming salamat po mga kapamilya dahil sinubaybayan niyo ako sa aking pagganap sa iba't ibang karakter through the years. And sana po ay nag-enjoy kayo sa konting oras na nakasama niyo ako. Yan po mga kapamilya, maraming salamat po. Ingat!